What's up mga papi? So ayun na nga, bumili tayo ng Huawei Watch Fit 3 sa Shopee via Shopee Pay Later. Kaso epic fail! Kung bakit, kwento ko sa inyo pagkatapos nito. Let's do this! Throw your hands up if you with it, drop it. So, bumili ako nitong Huawei Watch Fit 3 kasi sobrang nabilib ako sa mga online review. Maski sana ako pumuntang review nito, napakaganda ng feedback sa watch na to. Biruin mo, mayroon siyang ultra slim and vast design na 9.9 mm lang ang thickness. And then yung bigat niya sobrang, actually gaan, hindi bigat, 26 grams. And then yung display niya is 1.82 inches na AMOLED na with a screen to body ratio na 77%. Tapos yung brightness niya, 1,500 nits ang peak na brightness. Kaya okay na okay. Tapos marami pa siyang interactive na faces na pwede mong i-download. Plus, gustong gusto ko yung nylon strap ng watch na to. Kaso, eto na. After charging the watch, nag-start na ako i-set up yung relo. So I turned on the watch, okay siya, nag-charge naman siya ng 100%. Then I choose the language setting, syempre English yung pinili natin. Then nag-download na tayo ng health app ni Huawei. Of course, nag-register tayo ng personal details natin dun sa app, then trinay na natin i-add yung watch dun sa health app natin. And dito na nagsimula yung kalbaryo ko. Una, ayaw ma-detect yung watch. So ginawa ko, nag-off and on ako ng Bluetooth. Tapos nireboot ko yung watch, ayaw pa rin. Next, nireset ko yung watch, tapos nag-off ako ng Bluetooth. Sabay, sinutdown ko yung phone ko. Pag-boot up, nag-on tayo ng Bluetooth, in-open natin yung health app ni Huawei, and we again try to add the device, which is the watch. Nag-scan, after scanning, cannot read. So, nag-manual ako ng connect sa Bluetooth. Hinanap ko yung mga Bluetooth devices na nakalist sa Infinix phone ko. Nag-try akong i-pair up, ayaw pa rin. So, ang ginawa ko, bumalik ako sa health app, binuksan ko yung manual pair up na feature ng health app, and ginamit ko yung Q code to scan Huawei. So, ayaw pa rin. So, ang ginawa ko, nireset ko yung phone, tapos sinutdown ko yung Infinix, tapos pag boot up, nakakonect. Nakakonect siya. So, in-accept ko yung pair up both dun sa Infinix na cellphone and also dun sa Huawei na watch. Tapos, ginamit ko ulit yung Q code to sync up all the data coming from the watch going over to the health app. Kaso, kumakalas. Kumakalas yung phone. So, in the middle of the sync up, biglang hindi na siya mababasa nung Infinix. Inisip ko, baka yung phone ko yung may problema. So, trinay ko yung mga ibang Bluetooth devices sa phone ko, gumagana naman. Yung Infinix watch ko, gumagana. Yung open ear na headphone ko, gumagana. Yung Lenovo speaker na Bluetooth, gumagana rin. So, ang ginawa ko, in-off ko yung Infinix watch ko kasi baka nagko-conflict. Tapos, niretry ko lahat ng ginawa ko previously. Nag-restart, nag-reset ako ng watch, pero wala pa rin. So, ayaw pa rin talaga kumunik. So, siguro, after mga 2 hours, wala na talaga. Na, give up na ako. So, ang ending is that ibabalik natin to sa Shopee, i-drop off natin sa SPX drop off center, and then hopefully, hindi ko alam kung i-refund ng Huawei or ng Shopee yung binayad ko or i-replace nila yung watch. So, whichever way, abala. So, kakainis lang, di ba? Excited pa naman ako sa watch na to. But anyway, ganun talaga.
Di ko alam kung i-replace, di natin alam kung ibabalik yung pera, but all in all, di ako please sa watch na to. So I give you 1 star Huawei. Till the next Moodle, peace! Please subscribe.